Ay, Nay, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. Pwede po bang malaman kung anong pangalan nyo, Nay? Glenda po, sir. Ilan taon na kayo, Nanay Glenda? 24 po, sir. So, bali, ikaw, Ading, anong pangalan mo? Sandy po. Ilan taon ka na? 12 po. So, bali, anak mo siya, Nay? Opo, sir. So, bali, ito yung kinahanap buhayin nyo, Nanay? Opo. Yung pagtitinda ng gulay? Opo, sir. So, bali, araw-araw nyo bang ginagawa to, Nay? Araw-araw po, sir. Okay. So, bali, saan kayo, ano, Nay? Saan kayo nakapapunta niyan? Uwi na po, sir. Bakit? Kasi hapon na po, sir. Ibabalik na lang po kami mamaya, sir. Okay. So, bali, Nay, pwede ba akong, ano? Pwede ba akong sumama sa inyo? Opo, sir. Sige, tara. Titinda ng gulay. So, bali, araw-araw nyo bang ginagawa to, Nay? Kami nakatira sa... Saan? Ito? Ito po, sir. Okay. Kaya pa kayo? Sino sila, Nay? Ah, yung mga anak ko, sir. Ito si Jeffrey po, si Amy, si Rialyn, at saka si Winnie, at saka si Willie. Ito po yung bunso, sir. So, bali, ibig sabihin, Nanay, pito yung anak mo. Opo, sir. Okay. Kuya, ilan taon ka na? 14 pa. 14? Ikaw, ate? 8 po. Ikaw? Ilan taon na siya? 6 po. 6? Ikaw, ate, ilan taon ka na? 16. Ha? 16. Ikaw, kuya? 18 po. 18? Tapos ito, yung bunso nyo, ilan taon na to? 1 po. Isang taon. Ito. Bakit yun? Hindi mo... Hindi po yan naluto po. Ah, so ibig sabihin ito, luto na. Opo. Ano yung sinahog dito? Saluyot po. Tsaka? Bulaklak. Yun lang, wala siyang sahog na karne. Opo. Kumain na kayo. Nagutom kayo, Nay? Opo, sir. Kasi hindi pa po kami nag-aalmusal, sir. Kanina pa po kami umaga. Ah. Bali ate, kanina alas 7 ka nag-start magtinda, tapos ngayon lang po kayo naka-uwi. Magkano naman po yung kinita niya ate ngayong araw na to? 100 po, ma'am. Tapos, lumalabas po kayo dito? Opo, ma'am. Linilibot po namin itong barangay. Minsan po
pumupunta kami doon sa ibang barangay, ma'am, para makabenta lang. Eh nanay, matanong ko lang, saan mo nga pala kinukuha tong paninda mong gulay? Doon po sa palengke, sir. Inuutang ko po. Pagkatapos ko pong magtinda, pag may napagbintahan, nagbabayad po. Minsan po walang kita. Okay. So bali, ibig sabihin nanay, 100 ang kinita mo ngayon, di ba? Opo, sir. So bali, yung kalahati nun, ibabayad mo sa inutangan mo ng gulay. Opo, sir. So bali, 50 pesos na lang ang mapupunta sa'yo. Opo, sir. Ikaw kuya, matanong ko lang. Bakit mo sinasamahan si mama mo para magtinda ng gulay o para maghanap buhay? Sinasamahan ko kasi isa po at dahil kawawa po. Naawa kay mama mo? Opo. Ano nga po pala ang pangalan niya, tay? Ako po si Tido po. Ilang taon na po kayo? 49 po. Bali, ano po yung trabaho mo, tay? Nagbubukid po. Pihiram ng bukid po. Parang porsyentuhan po ba yan? Napansin ko, ate, parang kape ate yung dinidede niya. Opo, okay. Ma'am. Kasi kulang naman yung napagbintahan namin. Kaya ito na lang po. Kulang pang bilhin ng gatas mo. Lagi bang ganyan ang dinidede niya, nanay? Opo, kape? Sir. Minsan po, nabibilhan po ng gatas. Pero minsan lang po yun, sir. Mas madalas yung kape. Opo, ma'am. Anong gatas ang binibili mo sa kanya? Yung sa tindahan lang? Opo, sir. Yung sok na maliit po, sir. Yung tingi-tingi? Opo, sir. Winnie, anong paraan ang ginagawa mo para makatulong sa pamilya mo? Umi-extra po ako sa tindahan. Minsan po, bigyan po ako ng pera, 100 po. Pero madalas po wala. Kasi ano po, wala po kami napapagbintahan. Ah, so bali, ano ka? Tindera ka doon? Ikaw naman, kuya. Ano naman ang ginagawa mong paraan para makatulong din sa pamilya mo? Nagpupunot po ng palay. Ah, sa bukid din? Opo. Okay. Pero sa ngayon, wala, ano? Wala. Okay. Winnie, sa tingin mo ba, sa dami nyo, naibibigay ni mama mo, ni papa mo, yung mga gusto nyo? Bakit? Kasi mahirap po ang buhay namin. Kuya, bakit ka umiiyak? Kasi sa hirap po ng buhay namin. Tapos madami pa kayo, ano? Pero ito lang kuya ha, may sasabihin ako sa'yo. Huwag mong sisisihin si mama mo, si papa mo. Dahil mahirap kayo ha. Kasi ginagawa naman nila yung paraan para kahit papano mairaos kayo. Pero ayos lang yan kuya, sige. Iyak mo lang yung nararamdaman mo. Kaya ginagawa mo is kapag may trabaho, talagang pinapasukan mo. Ano naman ang pangarap mo para sa mga kapatid mo o sa pamilya mo? Maging teacher. Maging teacher. Eh yung para sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo, ano yung pangarap mo para sa kanila? Maging masaya po sila. Ikaw ate, ano yung
pangarap mo para sa mga kapatid mo? Gusto ko po mabigyan sila ng magandang buhay. Yung makakain sila ng sapat. Makakain sila ng araw-araw. Bakit madalas ba hindi kayo nakakain? Nay, ano yung pinaka mahirap na nararanasan nyo? Yung hindi po kami nakatinda ng isang araw, sir, kasi hindi po kami kumain. Bakit? Kasi wala kaming napagbintana, sir. So, nung araw na yun, hindi kayo kumain? Opo, sir. Totoo pala yung sinasabi ng mga anak mo, ano? Opo, sir. Minsan po, alas 12, ganun, naglulugaw lang kami, sir. Ano naman yung nararamdaman mo pag ganun ang nangyayari sa inyo? Masakit po, sir. Kasi nakikita ko yung mga anak ko na nagugutom sila, sir. Minsan umiiyak yung mga maliliit kasi gutom na sila. Tapos wala kang maibigay? Oo, sir. Wala bang ibang tumutulong sa inyo dito, Nay? Wala po, sir. Madalas ba kayong ano, nagugutom, Ading? Hindi kayo kumakain? Hindi. Eh ano na lang yung ginagawa mo pag ano, hindi kayo nakakain? Tutulog na lang kayo? Ikaw kuya, ano yung ginagawa mo naman paraan para ito paano makatulong ka sa mama mo? Anong trabaho ang ginagawa mo? Anong bibilad ka ng palay? Magko-construction ka rin? Kapag kumikita ka ba, binibigay mo ba kay mama mo? Bahay na to sa inyo ba? Hindi po. Ma'am, sa mag-anak po namin. Bali, pinatira na po kayo dito? Opo, ma'am. Napansin ko din, wala po kayong kagamit kami. Wala po, ma'am. Sa katunayan po, dito po kami. Opo, ma'am. Dito sa lapag? Opo, sir. Kasi, bakit? Kasi walang kuryente doon sa loob, sir. Wala kami ilaw. Ganun lang po ang ginagamit, sir. Yung limit na bansa bukid, sir. Eh, paano yung mga bata? Diyan sila, sir. Nakalapag sila dyan, sir. Eh, kayo? Saan kayo matutulog? Tabi-tabi na po kami dyan, sir. Eh, itong ano, yung mga... Eh, sa dami po ng anak mo, Pito, paano niyo po kinakaya na buhayin sila? Minsan, ma'am, hindi ko po kaya. Kasi walang binta, walang pambili ng mga pagkain ng mga bata. Naawal na po ako sa kanila kasi minsan karamihan po hindi po sila kumakain. Bakit yung tinitinda mo natin, hindi mo ba pwedeng galawin? Hindi po namin pwedeng galawin lang kasi pag ginalaw namin yan na walang bayad, di na po ako bibigyan mo. Ate,
may tanong ako sa'yo pero huwag ka ma-open, ha? Naasar ka ba o naiinis ka sa mga magulang mo? Kasi alam na nila na hindi nila kayang buhayin yung mga anak nila pero nadadagdagan pa kayo. Hindi naman po sa nakakainis. Sila din lang po yung mahirapan kami. Kasi mahirap po yung buhay namin. So ano, hindi ka nagagalit sa mga magulang mo? Hindi. Very good. Hindi ka dapat magtanim ng galit sa mga magulang mo kung nadadagdagan man kayo ng nadadagdagan, ha? Kasi ibigay po yun ang Diyos. Oo, tama yan. Ano yung pangarap mo para sa mga magulang mo? Gusto ko po mabigyan po sila ng magandang buhay para mununawa din po yung buhay nila. Para hindi sila mapagod. Eto Winnie, may tanong ako. Kung halimbawa may pumunta dito na isang Amerikano na matanda at mataba at tapos operan ka ng kasal, papayag ka ba? Hindi. Bakit? Kasi hindi po yung paraan para mabigyan ko po ng magandang buhay ang ating mga magulang. Bakit? Bali kuya ay nang ano, ang ekstrang trabaho mo na ginagawa. Oh. Ito yung mga pinagbilidan niyo na. Pagkatabi sila ni Imi, dito po kung yung dalawang mag-asawa at saka yung ano po, si Sandy po. So bali, wala talaga yung kuryente dito? Wala po. Pag natutulog po kami mainit po, nagpapalpay na lang po kami ng karton. Kasi ito, meron pang katol. Malamok dito, malamang ano? Opo, malamok po. Okay. So, dito. Ano naman to? Dito po yung lagay. Tara, pasok tayo. Dito po yung lagayan ng damit namin. Wala po kasi kaming kagamit gamit. Dito na lang po namin nilalagay yung mga damit namin. Okay. So ito, no? Ito, tambak-tambak. Tambak. Oh, wala talaga silang kagamit-gamit dito. Alam mo, comrade, naano talaga ako sa kanila kasi kita naman natin dito, wala talaga silang kagamit-gamit, nilagayan ang damit nila eh, natambak lang dito. Meron nga ditong isang lagayan ng damit pero sira-sira na. Tsaka isa pa, wala silang kuryente dito.
Kaya tinitiis ng pam ng mga kapatid niya at saka ng magulang niya na matulog sa labas. Hindi ba kayo nahihirapan sa sitwasyon niyo dito? Nahihirapan po. Mahirap po ang buhay namin. Ito ano, kung may matatanggap kayong regalo, ano yung gusto mong matanggap na regalo? Para sa pamilya mo? Gusto ko po mabigas mga groceries po nila. Ano po? At ano po, yung pang-tindahan po nila. Yung pang-tindahan. Pang-kabuhayan? Para kay papano, meron kayo pinagkukunan. Opo. Ayun ba yung matagal mo nang pinapangarap para sa kanila? Opo, yung magandang buhay po. Dito naman po yung si Arnan yung ginawa po ng papa ko po. Dahil galing sa kanila. So, ginawa lang ng paraan ng papa mo para kayo paano meron kayong pinagsisiaran. Isa naman dito yung ano nyo, yung pinagkukunan nyo ng tubig. Doon po sa may gripo. Sa gripo. Dito po kami kumukuha ng tubig. Dito po kami ilam. Opo, dyan. Dito rin kayo naglalaban, naliligo. Opo, dyan po kami. Tanungin lang kita, dito kayo kumukuha ng maiinom nyo, di ba? Opo, dyan po. Minsan ba nakakaranas kayo ng pananakit ng tiyan? Opo, nakakaranas po yung pagtatay po, lalo po yung mga bata. Bakit hindi kayo bumili ng mineral water?